magaling maganda pa po Filipino. Eh kaya nga magagaling silang mga artists. Change in architecture, it will come if many architects look for this change. What is important is acceptance of that change and how to make that change work. Doon mo nakikita na resourceful ka pala, parang kaya mo palang sumabay sa pagbabago na nangyari sa buhay mo. Ahay, saan ka pwedeng bumili ng pisong sukat, asin, isang stick ng sigarilyo, isang piraso ng papel, isang kilo ng simento, isang gatang ng bigas. Dito lang sa Pilipinas, only in the Philippines. Ahay! Ahay! I'm Bobby Manyosa, architect. Lolita Carbon is a woman of passion, especially in music. I'm architect Anna Mangalinuling. My life is architecture, but my vocation is my family. Ako si Cookie Chua, vocalist ng Color Thread, isa akong mga awit. Kahit nasabihin mo pang napakalungkot ng buhay ng Pilipinas, pero hindi mo makikita sa Pilipino pag nagsama-sama sila. Masaya sila. Ganun na mentalidad ng Pilipino. Kaya that's why madali sila maka-adapt. We have a changing climatic condition. Architecture must change. One of our characters is our being resilient. Kung malala ang sitwasyon mo ngayon, siyempre gusto mo ng pagbabago. Diba? Parang kung maganda naman, gusto mo magbago for better. Sabi ni Tatang, I want you to be an architect. Si nanay, you follow what your father wants you to do. Anong gagawin ko dyan? Architecture, tatayo ko ng mga bahay. Lumaki ako sa ang daming instrumento pero wala namang musikero sa amin. Wala, ako lang ang biglang umuspong. Yung pagkanta-kanta ko nung when I was 13, patakas-takas yun. Nag-aaral ako nun, kumakanta ako, naka-uniforme ako. Ano ka? Amongst the children, of course, I'm the best in drawing and coloring. I got used to it because of watching my father do his drawings and delineations. For him, the profession who is on top of the construction is the architect. Yung puso ko talaga nasa music. Sabi nung nanay ko, pagka noon, pag bumiyahe kami, lagi akong nagkakanta-kanta sa gitna ng sa aisle ng bus. Siguro nakikita nila ako sa TV na or naririnig sa radyo, parang unspoken na parang yun na talaga yun na yung path na pinili. I grew up with a family na yung tatay ko disciplinarian. Ito yung kailangan natin dito sa bahay natin. Disiplina ang kailangan. Ang dividing line yan, culture. Lahat yan imported. Oh. Sapatos niya, relos niya, waterproof na. Baliktad yung ano. Ngayon, base ng Pinoy, ito na. Nawala na yung pagka-Pinay. Nasa music ako. Yung hilig ko nandun. I realized when I took up architecture, ganun din ang feeling ko. Ganun, ang palaya. Pero anong bahay gagawin ko? At that time, nasa isip na namin, Caribbean architecture, Chinese architecture, Japanese architecture, ano yung Pilipino? Babalik tayo sa bahay ko mo. Walang arkitekto yan eh. Ayun ang ginawa ko. Built out of indigenous materials. Kawayan, kugon, yun lang. Bago dumating yung mga Kastila, nandyan yung ifugaw, nandyan yung igorot, nandyan yung mga... So,
mga bahay nila ganoon. Learn from our ethnics. We have a lot of ethnics here. Napakayaman ng kultura natin. So, asikasuhin natin. Umikot tayo dyan. I also say, love of country is very important. I speak for many architects that think of Pinoy. But we must look deeper into love of country. And love of country should just help. Whatever you have in this country, use it. I should be retired by now, but yet I'm in my office. My three children have rewarded me by joining the office. And I have a girl that took up interiors and now is helping the office with her ideas. I have a son who's an entrepreneur. He runs this office. We find opportunities in now designing a resort abroad. And when I filter another country, I tell them, can I work on your culture? I'm not here to introduce Philippine architecture. Decision, what to do, what not to do. I deliver many messages to a client. And if they disagree, and I said, okay, I have a classmate. He can do it for you. I'll pass it to a classmate who has no work. My practice is like a doctor, medicine. A doctor gives you medicine to cure. I build you a house with a material that will cure you. If they're insistent, I turn down the project. So not many architects can say, no, I don't design this. So I promote Filipinism. Born and raised ako sa Malate, Manila. Yung compound namin malapit sa Rizal Memorial. Doon ako lumaki. Doon ako nagkamalay, doon ako tinubuan ng sungay. Yung pagkanta-kanta ko nung when I was 13, patakas-takas yun. Yung Luisa and Sons nung araw. Sa may Morayta, ang tugtugan doon, tanghali. Sinabukon na lang ako ng father ko, finally, nung sinabi nung isang kumpare niya, oh, Ernie, yan na, ang galing pala kumata ng anak mo, no? Oh, kasi nakita ko siya kumakanta doon. Hindi kumibo yung tati ko, talaga, saan yan? Ganun na. Kot, hindi ako ko. Na first time kong pumasok ng folk house, ng Kola House. Yung gusto nila akong tumugtog doon. So, sabi ko, sige. Pagka nag-umpisa ka na rito, ang talent fee mo, ha? Can you imagine, was 30 pesos per gig. Mataas na yun. Minsan, may nag-imbita sa akin tumutog sa isang folk house na outside Manila, Quezon City. Naka-alternate ko si Mike and Cesar. Tapos noong time na yon, nauuso na yung folk group. Noong time na yon, naghahanap sila ng babae na nakukunin nila mag-form ng group kasi nagkiklik na nga yung folk group. Kinausap ako. Doon na nag-umpisa. Pero isang kondisyon,
pag hindi tayo nag-click in 1 month, ayoko na. Sabi ko, ba okay, na-enjoy ko yung blending. Salt of the earth, ganyan-ganyan. Kinuha namin sa Bible, ganyan. Eh, nag-click. Nag-click. So, yan yung pinaka-start niya. Salt of the earth, ganyan. Lahat kami nagsusulat. Ang isang pyesa, pag nagsimula na kami mag-arrange, sharing na, suggestion, ano to, ganyan. O kung halimbawa, kung may ready ka ng arrangement, tuturo mo, ito ang gusto kong gawin mo, kaya mo ba to? Mga ganon. Yung tumugtog kami sa Sagada, sa loob mismo ng church, yung altar mismo, yun ang stage, baha ng tao, talagang grabe. Pagbabalik. You know, I was 19 years old when I wrote that song. And then hindi ko alam, mananalo siya ng Best Folk Song of the Year nung first Aliu Award. That was 1979. And I was only 19 or 20. And that was my first major award. Inong araw, wala akong typical day. Ngayon, nag-enjoy akong mamalengke. Nag-enjoy ako sa company ng mga grandchildren ko. Like, pag andito ako nagluluto ng gusto nila. And then, na-enjoy ko yung privacy ko. Nanghihinayang ako sa pagkawala ni Saro. Kasi siyempre, may pinagsamahan din kayo, di ba? Like, may mga songs kayo na sinulat yung dalawa. Na kung hindi siya nawala, hoping, nag-hope pa kami na we will go on, you know. But since kinuha na siya, so sabi ko, ano kayang sign yon? Is it to continue or to stop or ano? Pero ako, hindi ako nag-stop. I went on. Diba? Just like the song sinabi about the legacy, tinuloy ko yung legacy. Architect, you are the conceptor of the design. What you dream of, you must be able to execute in real life. This is the first high-rise in Banawe. This is in Banawe. And that one is in Makati. My first exposure to architecture is Leandro Loxin. He is a national artist in architecture. When I was in elementary, it was the year that the Cultural Center of the Philippines was opened. CCP, its grandeur and setting. So I think it was the first building that was set in the Manila Bay Sunset. We have the Dominican sisters here visiting us in the office because we're going to discuss about the development and. They're seeking our help to plan it. In our office, we are partners. No? Usually, Xiaoling who does the concept. I make the follow-up in the client. And it has been like that since we started in 1983. When there were only the two of us in the office, we really work round the clock. And now we're about 50 plus. It's a perfect arrangement for me because if we will be having our office outside the compound, I think I will have a hard time raising my children. 24/7, the family is talking about architecture. Maybe that's the reason why, from my eldest to my youngest, they took up architecture. Our home is 24/7 on call, and the children get used to it. They even ask my forgiveness that they're going to take up architecture instead of medicine or dentistry or optometry. And I told them what is important in life is you feel happy and fulfilled. This site, we have the
biggest image of the Blessed Mother? The character or the culture of the client is always manifested in what the architect designed, because the client is the one giving us the requirements. In architecture, you have to make your vision or your concept work. Architect Shaolin has been most helpful in many ways. Before, during, and after the building is done. It is an endless task. No. I think it's also part of service. We only have to explain to the client how to properly maintain and use the house or the building that we design. Just like in any appliances or in any gadget that we buy, there must be at least the instruction or directions on how to use it. Success in architecture for me does not mean big projects, lot of money, flash cars, or whatever possessions you have. For me, architecture is just like in life, it's a fulfillment within you. Bata pa talaga ako nung nahilig ako sa music. Mahilig talaga akong makinig sa radyo, gano'n. Lahat kami magkakapatid nagpa-piano. Especially yung tatay ko, marami siyang vinyl na collection na marami siyang plaka. Nanay ko naman magaling mag-organ. Regular lang na childhood. Tapos nung high school, doon ko na-meet yung dalawa sa Color Thread, yung si Barbie at si Marie Carr. Galing sa unang album namin, isa sa mga unang kinumpos namin nila Barbie. Ang tagal din namin, mga 5 years kami naglako ng mga materials. Tapos talaga nakikiusap ko kay Mike Villegas kung sino may four track, yung manager namin, para mag-record ng materials. Tapos nagsasubmit kami ng mga demos sa recording company, papapuntahin kami sa doon yung mga dancers, mga ganyan. So talagang grabing rejection nung start. Nag-audition kami doon sa RJ Woodstock. Nakakaya dahil wala pa sa tono yung mga gitara namin. Tinuno pa nung assistant ni RJ. May one time talagang may tugtog kami sa Mayrix. Nilakad namin yung buong Espanya na hanggang bewang yung baha. Siyempre idealistic ka pa ng ganung age, talagang ayaw mo makamiss ng set. Kasi nung nag-hit yung Paglisan, hindi siya dapat yung first single namin sa album. Dapat Hand Painted Sky or Need You Here. Tapos tumiming dun sa kay Flor Contemplacion. Parang siyang ginawang, parang lagi pinapatugtog. Kaya siguro na-expose din yung kanta. Ko din kami kasi, sabi mo, ba't yung iba nakakabili ng mga kotse? Kami, patong-tuwa na kami sa TV tsaka pocket belt. Naghalo-halo na nawalan kami ng members. Parang in the end, parang sabi namin, ang importante, intact pa rin. Kahit anong nangyari, okay pa kami. Yung talagang pananaw ko sa music, lagi kang open. Parang wag mo ikahon yung sarili mo. Marami akong nakaka-jam na iba-ibang genre. Mostly yung marami sa jazz. Nakabackup ako sa maraming album ng Jerks, ganyan, kay Wensi, Tropical Depression, kay Noel Cabangon, Gary. Parang sobrang lawak nung creativity na parang sobrang kung ano yung pwede kong i-intake, matutunan. Oo lang ako ng oo sa
kahit anong opportunity. So, yun lang, maging generous ka sa talent mo. Same way na, siyempre, respeto sa artistry ng iba. At sa aking anak na naghahantay ng spaghetti bolognese. Second set pa, darling. Sa family namin, hindi kami gano'ng show. Parang, alam mo, hindi kami mahilig mag I love you, o kaya mag-embrace. So parang iniiba ko yun with Waki, parang talagang sa kanya, very demonstrative ako towards yung affection ko lagi. Parang sinasanay ko siya dun sa, na maging, wag mag-hold back. Yun nga, sana maturuan ko si Waki maging independent. Mahal na mahal na mahal ko siya. Nagkakaroon na ng tendency na yung, mahilig kasi siya mag-gitara. Huwag ka magmumusikero, mahirap mabuhay, di ba? Parang, paano naging ganun na rin ako, ano ba yan? Parang, kasi ayaw mong maghirap siya, katulad nung dinadanas mo. Pero, in the end, kung saan naman talaga masaya, di ba? Ang dinadain ko'y para sa'yo. Matutunan ko paano mahalin ang katulad mo. Change is good because it means there is progress. Diba? In every adversity, there is an opportunity. May positive, may negative, pero mas positive para sa akin. We don't adapt because there is a measure of where the education has arrived at. We must enforce our education. We must push it further. Kasi pag hindi ka na nag-enjoy, kailangan baguhin mo. At sa tawag din ng panahon, kailangan baguhin mo rin. Technology is for us to learn the future. What are we gonna be in 2020? Ang future, umiikot lang din yan. Magiging trend, and then iikot, babalik sa basic. And then may bagong trend, iikot ulit, babalik sa basic. Sa banda namin, talagang hit na hit kami noong 90s. Diba talagang mga TF namin, lalaki. Tapos parang makakapili ka ng tutugtugan mo. Tapos lumipas ang panahon, siyempre hindi na kayo bomba na yung popularity. Sa amin okay lang, basta magkakasama kami. I worry about the young. Because what will you design? Caribbean, Mediterranean, French chateau, Spanish architecture, or Filipino? Ang isang composition na ginawa ko nung bata pa ako at inareglo ko, pag ginawa ko ngayon yon, iba pa rin areglo ang gagawin ko. Yung isang kanta, binabagay mo sa bagong takbo ng panahon and pagbabago din ang tawag doon. And wala akong problema sa pagbabago. With the times, projects are getting bigger and bigger. Before, even residential are limited to about 200 to 400 square meters. Now, residential are a lot bigger. No? Magpatuloy lang yung ganito ka-healthy na music industry, di ba? May access lahat ng gustong tumugtog sa pag-perform, di ba? Ngayon, meron ka ng YouTube. Mas maraming oportunidad para sa mga artists na i-express yung sarili nila. The Filipino is there with the technology and we can invent and create. Kasi ako nahihirapan ako sa change. Mula sa simpleng bagay, katulad nga sa pagbago ng suot, talagang malaking issue sa akin yan. Or pagbago ng location, yung mababago lang yung kung saan ka komportable, tapos iibahin mo. Medyo nahihirapan ako doon. Pero, hindi ibig sabihin na hindi ako open to it. I had my firstborn child. Yun ang isang malaking challenge sa akin at na napagbago ako ng batang yun. The Filipinos are inborn artists. No? And I think that gift of being an artist is what makes Filipino a happy people. So very resilient and easy to accept and absorb. Ahay, ahahay, saan ka pwedeng bumili ng pisong sukat, asin, isang stick ng sigarilyo, isang piraso ng papel, isang kilo ng simento, isang gatang ng bigas,
Dito lang sa Pilipinas, only in the Philippines. Ahay! 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 Saan ka makakatagpo? Sa bawat banyo ng tabo, sa halip ng hintuturo, ang panturo ay nguso. Bukang bibig, malapit lang, tatlong bundok man ang layo. Dito lang sa Pilipinas, only in the Philippines. Ahay! 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 Saan ka makakarinig? Palayaw na makukulit. Yun yun yay yay. Bok bok bek bek. Lot lot len len at lek lek. May lola baby at lolo boy. Lahat ay tito at tita.